Blessed morning, mga kapatid. Hello, hello. Kumusta kayo dyan? Saan man kayo noon? Isang magandang umaga at mapagpalang umaga sa inyo lahat. So patuloy nating purihin ang ating Panginoon sa kanyang kadakilaan, sa kanyang dakilang katapatan. Dakila ang ating Panginoon. Hallelujah. Good morning sa lahat. Ito po yung verse natin sa araw na ito. Devotional verse. Kaya kinanta natin yung dakilang katapatan dahil nakikita natin yung katapatan ng ating Panginoon nung siya ay ipinako sa krus, namatay at inilibing. Tapos nagpakita siya ng mga himala. Nagpagaling siya ng mga masamang karamdaman. No? Ito sa verse natin ngayon sa John chapter 11 verse 41, sabi dyan, kaya analis nilang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako.
Alam kong lagi mo akong dinidinig at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. No. Ito po yung passage kung saan ay si Jesus ay nanalangin at tumilangala sa langit. At alam naman natin kung si Jesus ay laging dinidinig ng Diyos yung kanyang panalangin, ganun din sinabi niya sa atin, no? If you remain in me, in my words remain in you, ask whatever you wish and it is given to you, sabi niya, John 15:7, no? Talagang lagi rin papakinggan yung ating mga panalangin kung tayo ay nananatili sa ating Panginoong Jesus. So, si Jesus nga, laging natili na tumatawag sa Ama, no? At sabi nga dyan, inalis nila ang bato at tumingala siya sa langit. Ang inano nyo ito, pagtanggal nila ng mga bato doon sa pinaglibingan ni Lazaro, ay talagang nabuhay si Lazaro, no? At sa panalangin ni Jesus na yon, nung tinawag niya si Lazaro, na nasa libingan, na mabaho-baho na siya sa libingan, ay nabuhay si Lazaro na nilibing na nila. Ganon din po sa atin, sa paningin ng tao, no, okay tayo, ano tayo. Pero yung ano ng ating Panginoon, minsan parang nanghihina tayo, di ba? Pero pag hiningin natin kay Lord, tanggalin niya yung mga balakit sa buhay natin, tanggalin ni Lord yung mga humahadlang sa panalangin natin, tanggalin ni Lord yung mga hadlang sa ating pag-worship sa Panginoon. So, magagawa din pala natin yan upang masamba natin si Lord ng lubusan. Kasi pag nasasamba natin si Lord ng lubusan, ay tiyak nga po na ang panalangin natin ay papakinggan ni Lord. Sabi nga dyan, ang panalangin, lahat ng ating mga kailangan, lahat ng ating mga sakit ay idulog natin sa Panginoon dahil siya nga po yung Diyos na nakakaalam nitong ating buhay, no? So salamat po at tayong lahat ay dadako sa panalangin. Kung ikaw man ay yan sa dalawang nandyan, sa mga kapatid na nandyan, mga dalaw, ay iyuko natin yung ating mata at iyuko natin at tayo iyumuko tayo ay manalangin at lumulog sa Panginoon at sumubay ka sa panalangin ito dahil ito po yung araw upang maging magaan yung bawat lakad natin, no? Upang maging maganda ang ating lakad sa buong maghapon. Hallelujah. Yes, Lord, sa oras na ito, nagpapasalamat kami, lumalapit kami, Panginoon, muli, at patuloy na nagpupuri sa aming Panginoong Jesus na siyang nagbigay ng aming buhay, nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng kasiglahan. Lord, nagbigay ng magandang umaga, Panginoon, ang nag-ingat sa amin sa buong magdamag. Salamat, Lord. O Ma, sa oras na ito, patuloy kami humingi sa iyong muli ng iyong gabay at patnubay sa aming mga lakad, Panginoon. Samahan mo kami, hindi lang samahan, kundi pangunahan mo kami, Panginoon, upang lahat ng lakad namin ay magkaroon ng katagumpay, Panginoon. Lord, hawin mo ang anumang banta ng kaaway at hindi makapanaig nito. Alam namin ang tataglayin namin ay iyong pagpapala na nagmumula sa iyo at ang iyong proteksyon at guidance mo lamang, Panginoon. Kaya dakila ka ma, bless niyo, Panginoon, ang bawat pamilya, bless niyo, Panginoon, ang bawat mga kapatiran namin, bless niyo, Panginoon, ang bawat misyonero, bless niyo, Panginoon, ang bawat mga pastor, ang bawat mga leaders, elders na ginagamit, Panginoon, para sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Lord, karapatan din namin ay panalangin itong aming bayan. Kaya sa iyo namin ay pinagkakatiwala at patuloy po i-bless itong aming bayan, Pilipinas, Panginoon. Lord, sa mga kababayan at mga kapatid namin na sa ibang bansa, sa mga naglarahop, sa mga naghihirap, sa mga problema, may mga problema, Panginoon,
Diyos, ikaw lamang ang nakakaalam ng bawat isa sa amin. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, na kami ay lalapit sa iyo, na kami ay dumudulog sa iyo, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang nakakaalam nito, na tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, upang matanggal ang batong nakaharang, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng buhay, upang kami, Panginoon, ay mayroong araw at oras na pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Sa iyo namin ay pinagkatiwala, Panginoon, ang iyong mga anak, ingatan mo sa kanilang mga trabaho, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat negosyo. Lord, kung mayroong mga kapatid kami sa oras na ito na nasa maling nakaramdaman, we declare healing, Panginoon, at maging maayos, Panginoon, ano man ang kanilang pangailangan sa material needs, physical needs, higit sa lahat, spiritual needs, Panginoon, ay patuloy mong ibuhos sa bawat isa po sa amin. Salamat, dakilang Ama, sa iyo pa lamang ang aming pagsamba, ang aming papuri, ang pasalamat, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen. God bless po sa lahat. Hello. Yan. Thank you sa mga nag-watch. Salamat sa mga nakinig. So, yan. Si Tatay Iti tumawag at siya ay nakinig. Salamat, Tay. So, see you tomorrow morning po. 7 o'clock pa rin kung ano. So, devotion pa rin tayo. Patuloy every morning ay manalangin tayo po sa ating Panginoon at maganda yung ismut ng lakad natin bawat araw. Amen. God bless po. God bless your family. God bless us all.